So game problem number 2, WSD, reinforced concrete beams. So guys, pag gumagawa nga pala ako ng content, kadalasan ginagawa ko is progressive. Problem 1 muna yung pinaka-basic, tapos problem 2 and the rest, fire up ng fire up. Itong problem number 2, bago nyo panoorin, maganda panoorin nyo muna yung problem number 1. Kasi may mga gagawin ako dito sa problem 2 na hindi ko na siya i-discuss into details. So basahin ko muna yung problem and disclaimer muna, itong mga problem na to is hindi nang gagaling sa akin, nang gagaling sa review center ko nung nagre-review pa ako o kaya sa notes ko nung college. So question, a 350 by 550 concrete beam is reinforced with 328mm diameter tension bars. The modular ratio is 8. Assume effective depth as 465mm. So what is the moment of inertia of the uncracked transform section and the cracking moment? So sinulat ko na dito yung mga given na sinabi niya sa problem. Tapos ito yung tanong. Uncracked transform tsaka cracking moment. Yung cracking moment, yung MCR. Kung naaalala nyo, nung may tinuro sa inyo nung college. So anong ibig sabihin niya dito sa uncracked transform? Dun kasi sa problem number 1, di ba nangyari dito? Is meron akong concrete sa compression, tapos meron akong bakal. Dinidisregard ko yung nasa tension side. Kasi crack na yon. So solution kasi ganito. Sulat ko muna. So sa problem number 1 na ginawa ko, is crack na kasi. Once na nag-crack na yung concrete, di-disregard na yung concrete sa tension side. Pero pag sinabi niyang uncrack, i-consider mo pa rin, meron ka pa rin concrete sa tension side. So drawing ko yung cross-section ha, para mas maintindihan. Gawin ko, paghiwalayin ko yung concrete, tsaka yung bakal. So ang ginawa ko dito, hiniwalay ko yung concrete, tsaka yung bakal. Yung bakal natin, ito, maliit na lang. Pero tatandaan nyo, yung pwesto ng bakal na to dito is may butas. So tinanggal mo na siya eh. Yung nakakalimutan niya na. So ito yung 350. Tapos dinrawing ko na rin yung neutral axis. Halimbawa, nandito siya. Therefore ngayon, ito yung tinatawag nating x. Ito yung 550 minus x. Kasi yung buo na to is 550 nga. Tapos ima-minus mo tong x, 550 minus x. Since 465 naman yung ano natin, effective depth, mangyayari dito, ito yung 465 minus x natin. So, ang maganda lang dito, ang analysis is the same. Parang strength of materials pa din. Yung moment of area mo dito sa compression is equal sa moment of area na nandito sa tension mo. O teka lang, baka magkalimutan. Di ba itong bakal natin na to, i-convert natin siya as fictitious concrete. Gagawin mong NAS. Pag ginawa mo siyang NAS, magiging ganito na itsura ng bakal mo ngayon, no? Pagbigyan nyo na lang yung drawing ko ha. So, yung layo pa rin yan is 465 minus x. So, compression muna. Moment of area, 350 times x yung area. Tapos, distance sa neutral axis, x over 2. 350x, x over 2, equal sa, yung nasa tension naman. Buuin ko muna to. Tapos, minus na lang natin yung butas. So, 350 times 550 minus x. So, distance ng centroid na to, rectangular, kalahati, 550 minus x over 2. Plus, itong NAS natin. Plus NAS, yung distance niya sa neutral axis, ayun o, 465 minus x. Plus minus natin to. E ano ba area nito? AS, tapos ang distance niya, 465 minus x pa din. So, sulat ko dito. Susulatan ko ba ng modular ratio na N? So guys, hindi. Kasi andito tayo sa concrete. Di ba pinaghiwalay ko yung concrete tsaka yung bakal. Yung bakal, kinonvert ko ng fictitious concrete kaya nagkaroon ng N. Pero yung dinisplace mo na area dito is concrete pa din. So hindi mo siya kailangan i-multiply ng modular ratio. So area ng steel, AS, 465 minus X. So simplify ko muna. Di ba itong ano na to is may parehas na AS minus 465 minus X. So factor out ko siya. Tapos copy ko lang muna yung the rest ng equation. So magkakaroon ako ng N minus 1 multiplied by AS tapos 465 minus X. So kung kanina nung crack, nangyayari NAS lang. Pero pag uncrack ka na, kung meron ka pang concrete sa ilalim, nagiging N minus 1. Pag may butas yung concrete mo, kumbaga. So kung babalikan natin tong drawing na to, ang ginawa ko is kinuha ko ng buo yung concrete, tapos pag nilagyan ko ng minus 1, may butas. So magiging ganito siya. Ang equivalent ng drawing na yan, para mas madali, is ganito. Bubuoyin ko na lang pala yung concrete ko. Pagkatapos, etong displace niya dito, lalagyan ko na lang ng N minus 1.
So ganyan na lang para sa madali. Ito pa rin yung x mo. Ito yung 550 minus x. Tapos ito yung 465 minus x. So substitute natin yung mga given. Yung x hindi mo alam. Yung n meron ka, 8. Tapos as mo, ayun, 588. So ano ko na lang dito ah. Sulat ko lang ganito. Ito 8. Ito magiging 588 pi. Yung x, makuha mo na ngayon, is equals to 286.960. So guys, tatlong decimal lang muna, pero pag marunong kayo mag-store, i-store nyo. Tapos sulat ko lang din yung value ng 550 minus x equals to 263.040 mm. So kuhain natin yung inertia using integral calculus, yung sinabi ko sa inyo sa problem number 1, mas madali, x squared dA. So, yung nasa compression muna. So, differential area. Drawing ko muna lang dito, ah. Ito, kunwari yung differential strip mo na may thickness na dx. Tapos, dito rin, may differential area ka na may thickness na dx. Ah, differential strip pala. So, integral of differential area muna, 350 dx. Tapos, x squared yung nandito sa gitna. Kakopy ko lang. Tapos, limit natin from 0 to 0 to x. Value ng x mo, ano ba? Ito, kakakompute mo lang, oh. 286.960. 286.960. Plus, sa compression naman, ito ulit. Differential area mo, 350 dx pa rin. 350 dx. Tapos, copy yung x squared. Limit mo from 0. Ito, 0 to 550 minus x. Ano ba value nun? Yun yung dahilan kaya sinulat ko tong 263.040 dito. Guys, baka hindi nyo maintindihan ha. Panoorin nyo muna yung problem number 1 para fluid na sa inyo to. Hindi nyo naiisipin. Tapos, last one. Ito, n minus 1 as. Tapos, distance 465 minus x. So, transfer moment of inertia na lang. Ang n natin dito is 8 minus 1. Tapos, as is 588 pi. Distance is 465 minus x na ito. 286.960 squared. Inertia, makukuha mo na equals to 5.29 times 10 raised to 9 mm raised to 4. So, yan na yung I mo na uncrack. Uncrack dahil meron ka pa rin concrete sa tension side. Question B, cracking moment. So, sulat ko muna dito. So, game. Itong formula kasi na to, galing lang din sa flexure formula na FB is equal to MC over I. So, yung FB natin, magiging FR lang. Tapos, yung moment capacity, nagiging cracking moment. Tapos, yung C natin, yung distance galing sa neutral axis. Tapos, kung saan fiber ka man kumukuha, pwede sa tension, o kaya, pag sa bakal, edi hanggang dito ka lang. Tapos, yung I natin ngayon is I gross. So, didiscuss ko mamaya kung ano to. So, yung FR natin, pwede siyang tawagin ni Ma'am Praxi sa board exam na modulus of rupture, rupture stress of concrete, o kaya tensile strength ng concrete. So, ba't naging white itong C natin? Kasi guys, itong ano kasi, itong cracking moment, parang pinakahuling scenario dito sa stage 1. Diba, uncrack muna siya. So, last scenario, cracking moment, then boom, magiging crack na siya, na-transform. Kaya itong IG natin dito, hindi pa natin kinoconsider yung bakal. Ang lumalaban lang muna dito is yung concrete muna. Papakita ko mamaya sa formula. Kaya nakalagay dito, tingnan nyo, IG, gross moment of inertia. Tapos yung FR natin, ano yung substitute natin value dito? Ito, 0.62 lambda square root of FC prime. Yan ang sabi ni NSCP 2015. Tapos ang value ng lambda natin, 1.0 for normal weight concrete. So hindi ko na di-discuss lahat. Ang pinaka focus ko kasi talaga dito is yung analysis, hindi yung NSCP. So gamitin natin tong formula na to. Yung FR natin is 0.62 lambda square root of FC prime is equals to MCR yung hinahanap natin. Tapos yung YT natin, extreme tension fiber, sir, since hindi pa nga nagka-crack yung concrete natin, buo pa siya, hindi pa gumagana yung bakal mo. Parang sinabi ko dun sa problem number 1, pag yung cross-section mo, halimbawa, timber, yung kahoy. So pag ganun, nasa gitna pa yung neutral axis natin, tapos since 515 total na ano na ito, diba, total height niya, madi-divide lang siya sa dalawa. 550 over 2 to, ito rin 550 over 2. So ang YT natin, mula neutral axis papunta sa extreme tension fiber, 550 over 2. So sulat ko na lang muna dito, H over 2. Tapos gross inertia, inertia na itong buo na to. Kung ito yung B natin, ito yung H natin, ano ba, BH cube over 12, di ba? BH cube over 12. So substitute natin yung mga alam nating value. Si lambda,
1.0 board exam approach, ganun na, pag walang binigay na given, assume lagi normal weight concrete. Tapos FC prime is 21. Yung H natin is 550. Ito. Tapos B, ito yung 350 natin dito. Substitute ko muna. MCR mo or yung cracking moment is equals to, sinolve ko na, 50.135 kilonewton meter. So, yan ang sagot ha. Guys, board exam approach lahat ng pagsusolve na ginagawa ko dito. So, may problem number 3 pa. Pag halimbawa, wala kang concrete sa tension, pero may bakal ka. So, ito na yon. Tapos may bakal ka rin dito. So, kukonvert mo siya ng ganyan. Basta ganun, tuturo ko na lang din. Anyway, thank you sa panonood. Kita-kits na lang sa next video.